Eto, dahil galing sa bakasyon, medyo mataas ang ano natin ngayon, Inglesan tayo, Mateo. Yes. I have a yes. question for you. What is the question? Sa pula o sa itim? Sa pula o sa itim? Sa pula both. O sa itim. Both! Ah, pwede ba yan, Tita Sue? Both tayo dyan. Pwede naman, pwede. Ang tinutukoy namin ay tilapia. Tilapia. Ito, Mateo. Ito tilapia. Po ang tilapia natin po, mga kapuso, dahil kakaiba pong tilapia natin, dahil ma-red, ma-pink, ma-orange. Kaya nalang mag-sabi. Pero ang tawag nila, red tilapia. Red tilapia. Meron pala nito, red tilapia at susan. Paano ba naging red tilapia? Wow, hindi ko alam kung ito yung nagpapa-facial. Hindi, actually, nagulat din ako na meron palang red tilapia. Alam ko merong white, parang ganun, white, di ba? Pero, meron ba white tilapia? Parang merong white. Okay. Medyo hindi masyado maitim. Pero masarap daw i-escabeche ito. Lalo yes. na yung kung very fresh yan, Mateo. Tita Susan, diba? Tingin po natin dito ang ating escabeche dito. E di po, magpa-harvest talaga tayo kay Chef JR dyan. At tingnan natin kung paano ba ang gagawin talagang masarap na luto ang red tilapia na yan. Escabeche, sweet and sour, pwede din. Chef JR, ba't nag-suot ka na naman ng t-shirt dyan? Naginaw ka na, Chef. A blessed morning! Hello po sa inyo dyan. Hello, hello. Morning. Kumakaway sa inyo ang ating mga tilapia dito. Yung food adventure natin this morning, mga kapuso, nandito lang naman tayo sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan yun nga, ine-explore natin yung kanilang 8 hectare na aqua farm. Ayan, makikita natin. Iba't ibang klase ang isda na meron dito. At syempre, yung bida natin ay yung ating red tilapia. So makikita natin, ito yung ating mga red tilapia. Actually, yung size nito, hindi pa yung market size na tinatawag. Kadalasan ito, makukonsider natin high value na ingredient kasi kumpara dun sa ating gray tilapia, ito, nabebenta natin ng mas mataas kumpara ngayon sa typical na nabibili natin. And of course, kailangan kapag mga gantong topic, may nakakausap tayong expert. So ito, makikita natin, medyo challenging lang yung pag-harvest niya dito. Pero ito, makakausap natin yung expert talaga. At talagang nakakaalam, all about red tilapia, makakausap natin yung farm owner, si Sir Lito. Sir, a blessed morning po. Good morning, good morning. So ito, okay na ba ito na harvest ko na ito, sir? Okay na yan. Pangulam. Oo. Pero kanina po nabanggit natin, sir, any difference po sa pag-aalaga ng red tilapia versus the gray tilapia? Halos parehas lang. Okay. Parehas lang yan. Ang ano lang, medyo high value ito compare sa gray tilapia. Magkano po ba naglalaro ang presyo ng red tilapia sa market kumpara sa gray tilapia? Ang gray tilapia nasa farm gate from 100 to 120. Opo. Ang red up to 250. Farm gate na yun, sir? Farm gate, 150 to 250 depending on size. So malaking halos parehas lang kasi ang cost. Okay. O cost of production. Tapos and then yung medyo mataas lang ang fingerling, pero ma-offset mo yung sa price. Okay, tapos kumpara po sa ating gray tilapia, sir, ito gaano po katagal ito pinalalaki? Tsaka ano ba yung pinaka-ideal na size nito para ma-dispatch natin sa market? Well, ang gray tilapia, 200 grams pwede mo nang ibenta eh. Limahan isang kilo. Yan, kailangan at least 300 grams. Ang market natin ngayon, mga supermarket, ang gusto nila, 500 grams. Yun po yung kwan. Kasi kadalasan daw po ito ginagawang substitute. Tama po ba? Substitute sa mga restaurant? Maya-maya. Okay. In fact, sa mga Chinese restaurant, makikita mo yan, live na ang tawag nila dyan, king fish. Ah, okay. Parang medyo tataas na ang presyo nun. Oo, king, pag iba na yung pangalan, mas mataas na yun. Oo, ano? Mataas na. Oo. Pero lasa, sir, lasa-wise, ano pong pinaka main selling point ito kumpara doon sa gray tilapia? Actually, mas masarap siya in terms of texture, mas maganda siya. Okay. And then yung pwedeng ang kagandahan niya, pwedeng sashimi, which is not possible sa gray tilapia. Yun po yung something na kanina na ikwento niyo sa akin na na-shock ako actually. Oh. Na never ko po kasing narinig na ang isang tilapia na mayroon palang variety na pwedeng gawing sashimi. Yes, yes, wow. Yes. And speaking of dish, sir, ito naman po,
nagdala lang ako ng konting recipe na I'm sure magagawa rin ng ating mga kapuso sa bahay. Gagawa tayo ng sinanglay, sir. So basically, pag sinabi po nating sinanglay, is may gata ito. Tapos nakabalot ito. It's either sa petchay or minsan pwede rin po sa mustasa. So we have here yung ating nalinis na na red tilapia. Ito, pang ulam. Sakto po yung size, ano, Sir Lito? Oh, yan, yan. Pang ulam, yan. Isa-stuff lang natin ito. Simple lang naman to. It's something na we can all do sa bahay. Tapos yung ingredients, very accessible. Kayo po ba, sir, pag gantong red tilapia, anong kadalasan ninyong putahe bukod sa sashimi? Ginagawa namin, alam mo yung pinaputok? Ay, halos parehas lang yan. Instead na ano, binabalot namin ng aluminum foil. Actually, yung kuko kanina, talagang binabantayan yan. Makakuha ng tips, sir, ano? Oo, gagayahin talaga. So ito po, yung kwa natin, yung parang pinaka-stock natin, we're making gata and stock and yun yung ating ginger, building the flavors, ika nga. So pwede nyong i-wrap yan, or kung medyo mas maliliit yung mga tilapia na, ay sorry, yung mga petchay na meron kayo, pwede nyong ipatong na lang yan. Parang application lang din po nung dahon ng saging. So we'll just gonna add everything. Ganun lang po kasimple ito. Very low maintenance. Very low preparation, ika nga, yung isda natin. Kasi pwede naman po nilang ipalinis yung isda sa palengke kung may mabibili sila. Sa ngayon, sir, gano'n po kataas yung demand ng red tilapia sa market? Actually, talagang ngayon limited. Limited ang demand. Sa supermarket pa lang. Bihira lang po, no? Bihira eh. Kasi bago eh. Opo. Bago yung red tilapia. Hindi ka mukha na. At saka medyo pricey ng konti. Yung mga kailangan dyan, medyo namimili ng opo client o yes. Customer. Sa ngayon po, ano? Opo. Pero sir, ito yung sa farm po ninyo, matanong ko lang din. So, na-mention ko kanina 8 hectares yung total land area. Yes, yes. Gano po kalaki yung dedicated dito sa tilapia and gano po karaming na-harvest ninyo per season? Actually, pwede akong ma-harvest ngayon kasi 5 pa lang ang tons ko, siguro mga 30 tons. Tons po ito, sir, ha? Per year, yes. Wow! Hopefully, next year, madodoble o matitriple. Siyempre. I'm hoping for 100 tons per nice. Year. Nice! Tapos yeah. Yun na, mas mataas na yung demand natin doon, sir, dito, ano? Of course. Ayan po. So, siyempre, eto na, sir. Pasample na lang po ako ng ating finished product. So, pakukuluan lang natin or i-boboy lang natin doon sa ating binuong gata, yung ating isda. Siguro more or less mga 10 to 15 minutes at eto, pwede nang sampulan ni Sir Lito. Check natin para malaman nga natin yung difference sa lasa ng meat. Pwede. Kaya sir, no? Hindi ko alam kung yung red tilapia o ikaw ang magaling eh. Si Kuya Danilo po ang magaling dyan. Pero syempre, definitely masarap yung ingredients natin. Simpleng technique. Eto, swabing-swabe. Sir Lito, maraming salamat po. Salamat din sa pagbisita sa farm. Of course, it's always a pleasure. At eto nga, nakita natin yung kanilang 8-hectare property dito. Tuloy-tuloy lang yung food adventure kasi marami pa tayong sisilipin dito. Kaya tuloy ang tutok dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit.